Hi guys, it's Armier. Welcome to Armier TV! Yeah. 2019 has been really a good year for me. It has taught me a lot of lessons and it paved way for me to experience a lot of new things. Ang 2019 din yung taon kung saan talagang nashooked ako ng sobra-sobra. Why? Because there are certain things that happened in the past that really challenged me as a person and that really tested my faith in God. But I'm just so proud and happy that I was able to overcome all those challenges, and the fact that I'm already filming this vlog, it means that we are on the last day of the year. And looking back, gusto ko pong i-share sa inyo yung ilan sa mga memorable experiences na naranasan ko ngayong taon. This is not to brag or anything, but I just want to inspire more people. I just want to motivate more people na through this simple video of mine, eh, ma-realize nyo that all dreams are valid. Na kahit gaano ka-imposible ang pangarap, kaya nyong maabot yun. And sana with this short video of mine, eh, mapangiti ko kayo. And sana mas maging proud pa kayo sa akin. At sana masamahan nyo pa ako in my journey sa susunod na taon. So without further ado, narito po ang 10 pinaka-memorable experiences ko ngayong taon. Number 10. Radio guestings. Dalawang beses ako nag-guest sa radyo ngayong taon. One is at Radyo Totoo regarding our Catholic Mass Media Awards nomination. And the second one is my phone patch interview at Radio Veritas about my success story as the first batch president of Gawad Anak OFW. Hindi lang yung mga dinadala natin. Sometimes namumuli lang tayo sa pagkamahal ng mga magulang natin. Pero you know, you always have to think na sila yung lagi, sila, ginagawa nila yon, kahit cliche pakinggan, ginagawa nila yon. Number 9, my unexpected Star Hunt audition. Yung katuwa ang pakikipag-duet kay KZ Tandingan ay nauwi sa seryosohang vocalization at kantahan para sa Star Hunt. Isipa o ang puso ko, nalilitong, litong, 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 litong. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. Number 8. Hosting jobs. For this year, I was able to host 10 events. Open Arms Organization's Dinner for a Cause, Chesley's Debut, Christmas Party at Barangay Malinis, Parents Night, Siya General Assembly, MVP Sports Foundation Program, Lord and Lady of English, JCI Balayan Sinilikha, Mr. and Miss Olka Diamond Jubilee, and the December Avenue Concert. Number 7. Winning the All-Star Team President Rovic Gloria Canono Special Award with Team on Human Rights on the 3rd Rotary PSA Festival. First of all, I just want to thank Rotary Club of Sir Vic Makati. And I just want to thank my mentor, Sir Reincarnation, to my actors, to my Alka family, and especially to our people. Sorry, Alka. Number 6, the 45 days of campaign period during the 2019 elections. Hindi nakakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dahil po sa lahat sa kahirapan. Wala pong pera. Yung ipag-aaral po ay pambibili na lamang ng pagkain, pantawid gutom. Kaya naman po, kung tayo po ay mahahalal, pipilitin po natin na mabigyan as much as possible ang maraming limerenyong kabataan ng scholarship. At ito pong scholarship na ito ay no strings attached. Hi! Kayo po na nakaupo, tuluan mo namang tumayo, at baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Number 5,
the honor and privilege to sing in front of His Excellency, the Roman Catholic Archbishop of Lipa, Most Reverend Gilbert A. Garcera, during his pastoral visit in Olca. Number 4, my visit in the jewel of Southeast Asia, the land of smiles, Thailand. Number 3, the Grand Acharya Night, our final meeting the Avansis. Iniwala ako na ang tunay na kampiyon kapag eleksyon ay ang bayan. Ang tunay na panalo ay ang sambayanang Limereño. I'm placing my faith in you that on May 13, all of you will vote because your vote matters. Vote for progress. Vote for change. Vote for Kibatsara! Number 2, my unforgettable Cebu experience. And finally, at number 1, our back-to-back win at the Catholic Mass Media Awards. Bottle of Weed, Our Lady of Kaysasay Academy. Itatabi ko na lahat ng baon ko. Hindi mo naman kailangan itabi lahat. Tandaan mo, ang magaling, kahit maliit, basta't malimit, papuntang langit. And the CMMA goes to Bottle of Peace by Our Lady of Kaysasay Academy. Congratulations! Thank you, 2019. I'm ready for you, 2020.